Ano ba naalala mo sa kanya? Bakit? At saka bakit ka apektado? Yun na lang. Kasi mabait siya. Para siyang down to earth ba kahit gano'n na yung ano niya. Mm-hmm. Apektado lang ako kasi hindi lahat ng gano'n mga ano honey, di ba? Hindi naman lahat ng gano'n na vlog. Hindi lahat ng vlogger gano'n. Mm-hmm. Low-key lang yung mga content niya, mga gano'n. Mm-hmm. Tapos syempre, aminin niya natin na nakakabigay talaga siya ng ano. Ng nakaka-apekto siya sa buhay natin ng positive vibes. Mm-hmm. Iba. Siyempre, naging ano rin kaya sa DJ, radio DJ. So, talagang nakilala siya hindi lang sa YouTube. Yun lang. May naiyak ako. It's okay. Lalo talaga nagbaray ang ilong ko. Nagkabing nga iyak ako nung iyak na tulog ka. Ayun. Parang nakita natin sa YouTube yung ano niya eh, paglago. Mm-hmm. Tapos humble pa rin siya. Hindi maarte, mga ganun. Mm-hmm. Kaya niya bilhin yung mga mamahalin na bagay, pero ang tagal niya tumira dun sa tirahan nila. Mm-hmm. Na luma. Doon ngayon, may yung nakauwi na yung nanay niya, pinagawa niya yung ano, bagong bahay nila, tapos doon na sila lumipat kayo. Parang tinapos lang talaga yung bahay, pinauwi yung nanay, tapos ganun nangyari. Kung ako magkakaroon ng kaibigan o best friend, gusto ko yung katulad nyo. Bakit ba tayo nalulungkot pag mayroong celebrity na namamatay? At ano ba yung mga pwede natin gawin para kahit pa paano mabawasan yung nararamdaman natin na yun, na lungkot. Recently kasi, eto nga, namatay si Lloyd Cadena. Kaya lang ako gumawa ng video na to kasi talagang apektado si Mrs. Sobrang apektado siya. Talagang iniyakan niya. So, hindi naman sila magkaano-ano. Hindi naman niya nakita pa ng personal to, si Lloyd. Napapanood lang niya. Pero, bakit nga ba ganun? Bakit nga ba naapektuhan tayo pag mayroong mga celebrities na namamatay? Yung mga celebrity, nagkakaroon sa atin yan ng connection sa pamamagitan ng halimbawa mula pagkabata, napapanood na natin sila, yun, or maaring sila yung unang crush natin. Tapos, etong celebrity na to, nagbigay sa atin ng idea or na-inspire tayo sa kanila na sana, naisip natin, sana tayo, ganun din tayo. And eto, napapanahon ngayon na yung mga celebrity na napapanood natin sa YouTube, kagaya nga na itong ni Lloyd at ni Eman, nagbibigay sila sa atin ng saya. Nabibigyan nila tayo ng saya at lungkot, pero higit sa lahat, yung natutulungan nila tayo na makalimutan yung problema sa mundo. Yung entertainment na nabibigay nila sa atin, yun yung pinaka-importante. Yung pagkalungkot natin na nararamdaman natin, normal lang yan. Walang kakaiba dyan. So ano ba yung mga pwede natin gawin para kahit papaano mabawasan yung lungkot na nararamdaman natin? Unang-una, panoorin natin yung mga lumang mga video nila. Kung movie star man sila, or basketball player, or kagaya nga nito ni Lloyd. Pangalawa, try to connect dun sa mga kagaya din natin na nalulungkot dun sa pagkawala ng idol natin. Sigurado marami din yan dyan. Pangatlo, kung meron kang diary, kung nag-journal ka, try mong isulat. At pwede kang mag-share sa Facebook, sa Twitter. Ilabas mo, isulat mo, ganun, i-voice out mo. Tapos kung talagang hindi mo kaya yung lungkot, huwag kang mahiya na kumausap ng expert, ng therapist, ganun. Hindi yan dapat ikahiya. Pang-apat, allow yourself to feel that sadness. No? Huwag mong hayaan yung iba na sabihin kung ano yung dapat mong maramdaman. Panlima, try to learn from this experience na nararanasan mo. The more you feel, the more you grow. So, gamitin mo yung emosyon na yan para paunlarin yung sarili mo or para may matutunan ka. Kagaya nito halimbawa ni Lloyd, feeling ko talagang mabait siyang tao eh. Mabait siyang kaibigan, mabait siya sa pamilya niya. So, gamitin mo yun as inspirasyon para paunlarin din yung sarili mo. Kung sakali man na hindi ka lagi nagpapasalamat sa magulang mo, hindi mo na-appreciate yung magulang mo, maaaring kung ina-idolize mo si Lloyd, maaaring
ito na yung way para, you know, imulat mo yung mata mo na mabilis ang buhay, yung pahalagahan natin yung mga mahal natin sa buhay, no? Hindi mo alam kung kailan ka mawawala, di ba? So, yun, try to learn something from ganito mga experience. Gamitin natin yung emotion natin sa ganito mga experiences, no? Yun lang, guys. Salamat sa panonood. Kung may natutunan kayo dito, pwede nyo i-share. And like kayo, comment kayo kung meron kayong suggestions. Yun lang. I will see you sa sunod na video.